Hi! Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang passive income sa mundo ng crypto using PancakeSwap Exchange. Palala po, hindi ito financial advice. Ang hangarin ng video na ito ay para lamang magbigay linaw sa mga bagay na minsan hindi klaro sa atin. Ang passive income na ito ay yung tinatawag na staking. Okay? Ano bang staking? Ang staking ay isang process na kung saan paggamit natin ang ating coins na meron tayo para mag-validate ng mga transactions sa loob ng blockchain at sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng rewards. Ganun lamang po yung simpleng explanation ng staking. Ano bang kailangan para makapagsimula sa staking dito sa PancakeSwap? Kailangan mo ng Binance account, wallet, Binance wallet or Binance chain wallet or MetaMask pwede. BNB coin and Cake coin. Yun lang ang mga kailangan mo. So, paano magsimula? Unang gawin natin ay lagyan ng BNB coin ang yung Binance chain wallet or MetaMask wallet. Paano gagawin yan? Kung di mo pa alam maglagay ng coins sa yung wallet, huwag kang mag-alala, ipapakita ko sa inyo paano. Pumunta sa Binance account at i-click ang withdrawal button. Okay? So, punta tayo, mag-login kayo sa Binance account. Makikita nyo ang withdrawal button dito sa taas. Pag pumunta kayo sa overview, makita mo dito. Pag pumunta naman kayo dito sa fiat and spot, makita nyo dito. For every coins na meron kayo dito, pwede dito, withdraw. Makita nyo yung withdraw button. So, ang gagawin nyo, click yung withdraw. Pero ang tanong, kung wala pa kayong coins or BNB coins, kasi BNB coins ang kailangan natin, ang gagawin mo muna ay maglagay ka ng BNB or bibili ka ng BNB coins sa Binance. Kung meron ka namang ibang coins, pwede mo namang i-convert into BNB. Paano ba mag-convert? Kung sakay, for example, meron kang, punta tayo sa overview ulit, punta tayo dito sa fiat and spot. So, kung meron kang USDT, for example, meron kang USDT, ang gagawin mo lang, convert. Punta ka dito, USDT, punta ka dito, i-convert mo. Convert, ngayon, i-convert mo into BNB. Tapos, click mo ang preview conversion. So, ganun lang po, convert ang coins. May mga ibang coins na hindi pwedeng ma-convert. Pero, USDT, mako-convert mo siya into BNB coins. Pag na-convert na natin ang ating coins, pag na-convert na natin ang coins na meron tayo into BNB or nakabili na tayo. So, ang gagawin natin para may transfer natin ang ating BNB coins dito sa ating wallet, pumunta tayo sa Binance account natin. I-click natin ang overview. Click overview, wallet, overview, or fiat and spot. Makikita mo yung withdrawal button dito. Click withdraw. Ngayon, piliin mo itong anong coin na i-withdraw mo sa atin is BNB. Okay, mag-withdraw tayo ng BNB coins. Yan. Tapos, kukunin mo yung address mo sa may Binance wallet mo or MetaMask wallet mo. So, ang gagawin natin, ang gagamitin nating wallet ngayon ay ang Binance chain wallet. So, ang gagawin natin para makuha natin yung address, click natin itong icon na to, yung wallet mo. Tapos, make sure na kukunin mo ng network mo ay ang Binance Smart Chain Network. Minsan kasi ang pinipili natin sa Binance chain, ito yung native token nila na hindi pwedeng magamit sa PancakeSwap. Dapat mong i-transfer ang native token mo into Binance Smart Token. Okay, so make sure piliin mo itong Binance Smart Token, tapos pwede mong kunin yung ito na yung address mo. Copy mo lang itong address, and then pwede mong click itong receive, click mo to, tapos ito, copy address. Okay, once na clinic mo yung nakopy na yung address, pumunta ka dito sa my Binance account mo, i-click, i-paste mo yung kinabi mong address dito sa my address box. Tapos ang network, pinili natin din is yung Binance Smart Chain. Tama, diba? Ano? Binance Smart Chain. So, ang network fee is 0.33 cents yung transaction fee. Compare mo kasi dun sa Ethereum, ang taas-taas mga $18. So, mas maganda gamitin ang Binance wallet. Ngayon, kung sakali magta-transfer ka, i-transfer mo lahat. So, ilagay mo yung max. Kung hindi naman, maglagay ka lang ng magkano. Pwedeng 0 point. Mga ganyan. Kasi ang isang Binance, dito naman sa amount, kung gusto mong ilagay lahat yung BNB token mo sa wallet mo, ilagay mo lang max. Ibig sabihin, i-transfer natin lahat ng BNB token natin dito sa Binance account, dun sa wallet natin. Okay, pag ayaw mo naman, pwede kang 0.99, mga ganyan. Okay, so ang isang BNB token ngayon is nasa 600 plus $600. So ngayon, sabi mo, ilagay mo max na lang, ganyan. So i-click mo lang itong withdraw. Pag click mo itong withdraw, mag-wait ka lang ng ilang seconds. Okay, 30 seconds. Pwede mo 1 minute siguro i-refresh mo afternoon. Meron na yung pera mo dito sa my asset. No? Okay. So, ganun lang paano mag-transfer ang coins or BNB coins, any coins sa Binance wallet mo.
Okay, ngayon naman nakatransfer na tayo sa wallet natin ng Binance Coin. Okay, ngayon, meron na tayong BNB Coins dito sa Binance. Ang gagawin naman natin, punta tayo sa PancakeSwap. Paano tayo makapag-stake nito? Pumunta ka dito sa trade, pumunta ka dito sa exchange. So, bago ako mag-trade, kailangan mo munang i-convert ang dalawang coins. O kailangan mo munang pagsamahin ang dalawang coins. So, ang gagawin kasi natin ngayon, ang staking na gagawin na sinubukan ko is yung farm. Magpa-farm ka. Pero bago mo magawa yun, kailangan mo pagsamahin ang dalawang coins. Ang coins na yun ay ang KCoin at saka BNB coin. Paano gawin yan? Of course, kailangan mo ng KCoin. Okay, para makapag dito sa... Para makapag-stake ka. Ngayon ang gagawin mo, bibili ka ng, iswap mo ang ibang BNB coins mo sa cake. Ayun, cake. Tapos, itong BNB. So, kung sakaling, ilan ba yung BNB natin? Wala ito. Lagay mo lang yung BNB mo dito. So, estimate is 17. 0.999. Estimate is 17.191 na cake. So, ibig sabihin, ang isang cake ngayon ay nasa $38. Ito. So, ngayon, i-unlock mo lang. Automatic connect mo yung wallet mo with relation transaction fee. Cents lang. Pinag-usapan natin pag transaction fee. Ngayon, meron ka ng cake token. Once unlock mo, tapos kinonfirm mo yung transaction dito sa wallet mo. Ganun lang. Unlock. Once kasi na i-unlock mo, parang unlock. Piliin mo yung, click mo yung unlock, piliin mo, Binance wallet. Swap mo. Ganun lang. Pag once mapansin na meron kang balance dito, automatic yan. Kailan magkakaroon dito ng confirmation, lalabas na dapat mong i-confirm sa wallet mo. Click confirm lang. Tapos mag-go through yung transaction. Na-convert mo na yung BNB mo into cake. Ngayon, meron ka na BNB token at meron ka na din cake token. Ang gagawin naman natin ngayon, pupunta tayo sa may trade ulit. At dito naman tayo sa, gagawin naman natin ngayon, pupunta tayo dito sa liquidity. Once na meron na tayong cake at BNB token. Okay? So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng liquidity. Kung sakaling mataas yung meron ng laman itong BNB mo, meron ka ng cake, pagsasamahin natin sila. Parang itong BNB, piliin mo, pili ka cake. So, ang gagawin natin sa kanila, pagsamahin natin sila at magiging isang token sila. Cake, BNB token. Okay? So, make sure kung meron kang parang balance dito na malaki, huwag mong ilagay yung max. Magtira ka para meron kang pan-transaction fee. Yung transaction fee, cent lang naman. Hindi aabot ng $1. Tapos, i-max mo lang siya. Ngayon, magkakaroon ka na ng cake, BNB, token dito, inter amount. So, pag dito, pwede mong i-max lahat. Pero dito, huwag mong i-max lahat kasi ang paglalagay dito, kung $500 na BNB ang ilagay mo dito, $500 din na cake ang ilagay mo dito. So, depende na kung paano ka mag-compute dun. Tapos, enter amount and then confirm mo yung transaction. Ganun lang. Tapos magkakaroon na tayo ng cake at saka BNB token. Pag meron na tayong BNB and cake token, ganito na mangyayari. Punta tayo sa farm. Punta ka sa farm. Okay? Dito sa my farm. At makikita mo, pag hindi ka pa naka-stake, ganito, i-approve mo lang yung contract. Pero ang piliin mo, yung coins na pinagsama mo, katulad nito, cake at saka BNB. Cake and BNB. Pag ang pinagsama mo naman is BUSD saka BNB, dito ka, mag-approve ng contract. Kasi dun yung merong coins ka na pinagsama. Pero sa case ko, okay, ito yung sample ko kaya ako na-share sa inyo. For ngayon, gumawa ako nun, ang cake na pinagsama ko, meron akong 3.730 token na pinagsamang cake at saka BNB. Ngayon, ang earnings ko, makita nyo dito, is $12.22 sa isang week. Maliit pa yan. Okay, $12.22. Wala akong ginagawa. Ni-stake ko lang, tapos nag-earn siya ng reward. So, every week, nakakatanggap ako ng $12.22. Pero pag tumaas yung price ng BNB saka ng cake, syempre, tumataas din siya. So, yun, hindi ko in-open yung computer dito. Okay? Wala na akong pakialam. Once na ni-stake ko, na pro contract, pinahiram ko sa kanila yung coins ko, hindi ko kailangan i-open yung computer ko. Nag-earn lang siya. I-open ko lang siya kung gusto ko nang i-harvest. So, every week, nakaka-receive ako ng $12-$13. Wala akong ginagawa. Ganyan yung kaliit yung coins na nilagay ko. So, ngayon, gusto ko sana magdagdag, kaso lang medyo mataas ang K token at saka ang Binance token. Pinantay kong bumaba, okay? Kasi kinuha ko to nung $30 ang isang K at saka mababa yung BNB. Okay, so inaantay ko munang bumaba para makapag
pagsama ko ang BNB token sa Cake token para madagdagan ko to. Kasi once na dadagdagan ko ulit to, syempre tataas yung reward ko. So ganito. So paano ba to? Pag click ko tong harvest, click yung harvest, automatic yan. Yung $12 mapupunta na agad dito sa may, na-confirm ko lang, dito sa may wallet ko. Okay? Kantayin natin. Na-confirm ko. Ayun, zero na siya. Ibig sabihin, isinend nila agad-agad din sa wallet ko yung $12. So every week ganun yun. Ngayon kung gusto mo namang, kung sakaling meron akong bagong pinagsamang cake at saka BNB token na gusto kong idagdag dito sa 3.738. Ang gagawin ko, i-click ko lang itong plus. Click mo itong plus. Pag-click mo, i-max mo lang siya. Ilan mo yung pinagsama mo, tapos idadagdag nila dun sa coins mo. Okay, pag gusto mo namang i-unstake, i-click mo ito. Ayokong i-unstake kasi once na i-click ko itong minus sign, ibig sabihin, ma-separate yung cake at saka BNB token ko. So, ngayon, inayan ko muna para mag-earn ako ng reward. Kasi naman, hinuhold ko itong coins na to. So, ganun lang yung paraan para makapag-earn dito sa pancake swap. Isang paraan lang yan. So, meron pang iba. Ito, katulad itong pool. Okay, ito naman, hindi mo kailangan pagsamayin ng BNB. Kung meron ka lang cake token, idiretso mo na dito. Okay, meron ata akong konting cake token. Yung na-earn ko cake token yun. So, pwede kong ilagay dito. Paano gagawin? I-confirm mo lang. Tapos, yung cake token mo mailalagay dito sa pool na to. At gagamitin na lang magkakaroon ka man ng earnings. Pero sa tingin ko, mas maganda dito pag pinagsama ko, kasi mas malaki yung return niya. Okay, so bala kong dadagdagan to ulit pag bumaba yung cake at saka yung BNB. So ganun lang ang passive income na nakita ko. Ito yung bago ko lang nakita, kaya sinubukan ko at gusto ko ipakita sa inyo. Kung gusto niyo subukan to, try nyo lang. Madali lang naman yung process. Sundan nyo lang yung instruction. So ganun lang po. So yan po ang isang passive income sa crypto kung gusto mo subukan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the like button and consider subscribing and hitting the notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. So, salamat sa panonood ako sa ito. See you.